Mahigit 100 evacuation centers sa Albay ang ininspeksyon ng DSWD Region 5 kasunod ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Alamin natin ang detalye sa live report ni Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Jessica. Sara, sa latest Mayon Volcano Bulletin ng FEVOX, mula kahapon, nasa 46 na rockfall events ang muling naitala sa Bulkang Mayon habang nagkaroon din ng volcanic earthquakes. Maaliwalas ang panahon, madalas ding magpakita ang Bulkan Mayon. Ngunit sa nakalipas na 24 oras, mahigit 40 rockfall events ang muling naitala ng FEVOX. Dalawang volcanic earthquakes din ang naobserbahan sa bulkan. Ayon sa resident volcanologist ng FEVOX Bicol na si Dr. Paul Alanis, normal sa isang aktibong bulkan ang paminsan-minsang pagkakaroon ng volcanic earthquakes dahil na rin sa pagbabasag-basag ng mga bato sa ilalim. Ayon naman sa Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO, sakali mang itaas Alert Level 3 ang bulkan for strict compliance na ang kanilang advisory na wala na talagang dapat manatiling mga residente sa 5 to 6 kilometer permanent danger zone ng bulkan. Mula kaninang alas 8 ng umaga, isa-isa na rin ibinababa ng DSWD Bicol dito sa temporary warehouse sa Kamalig, Albay, ang nasa 21,000 na family food packs para sa Mayon operations. Ito ay bilang paghahanda pa rin sa posibleng preemptive evacuation na ipatutupad sa ilang lugar. Mahigit 100 na rin na evacuation center sa probinsya ng Albay ang binisita at inihanda ng DSWD Bicol para masigurong may tubig at kuryenteng daratnan ang mga residente na kakailanganin lumikas. Samantala, paglilinaw naman ng FEVOX, coincidence o nagkataon lamang na sabay-sabay na nagkakaroon ng abnormal na aktibidad ang tatlong aktibong bulkan sa Pilipinas. Well, the coincidence lamang yun, no, na wala, hindi man sila related. Especially dahil magkakalayo naman yung mga bulkan natin. And yung kumbaga yung pinanggagalingan ng mga ano nila, yung source ng magma nila, magkakahiwalay naman. Ayon sa FEVOX Bicol, Sara, kung pagbabasehan ang mga parameter at data na kasalukuyang hawak nila, nasa alert level 2 pa rin ang Bulkang Mayon at nananatili ang abiso sa publiko na iwasan ang pumasok sa 6 kilometer permanent danger zone ng bulkan. Sara? Okay, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Jessica Kalinog.